Ito ang kasaysayan ng numero unong kritiko ng Pangulong Duterte. Isa ding palamura at malakas ang pinantik ng dila. Totoo nga bang pinatahimik siya ni Duterte taong 2003? At mula nga ba sa pagiging magkaibigan ay naging mortal na magkaaway ang dalawa? Kilala rin natin si Jun Pala, ang pinakasikat at always on the run na radio journalist ng Davao. Ang kanyang kwento? Tara, alamin natin sa history. Bago ang lahat, kung mahilig kayo sa ganitong topic at iba pang history, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at pindutin na rin ang notification bell. Disclaimer lamang, ang mga sasabihin namin sa kasaysayang ito ay mababasa sa iba't ibang site at article ni Chito Herbolingo na pinamagatang Farewell My Friend, Jun Pala. Si Juan Pajadora Pala Jr. o mas kilala bilang Jun Pala ay isang kolumnista, radio journalist at commentator. Ipinanganak noong 17 ng Hulyo 1954. Lumaki at nagkamalay si Jun sa Digos, Davao del Sur. Graduate ng Bachelor of Commerce, Major in Marketing sa Holy Cross of Digos. 1980s. Nagsimula ang karera ni Jun Pala noong 1980s nang maging main spokesperson siya ng vigilanteng grupo na Alsamasa. Ang grupong ito ay binuo ng barangay captain na si Wilfredo Baby Aquino sa pagtugi sa mga komunista at mga corrupt na politiko, kaya madalas napaparatangan ng human rights violation. Si Jun ang nagsilbing pisikal na representative ng grupo, lalo na nang magkaroon siya ng sariling radio show. Mariing binabatikos ni Jun Pala sa radyo ang mga rebeldeng komunistang grupo ng NPA, mga corrupt na politiko at ultimo kapwa niya mga journalist. Ang estilo ng pagkokomentaryo ni Jun Pala ay prangka at walang pagpipigil. Dahil sa estilo niyang ito ay napukaw ni Jun Pala ang atensyon ng mga tao. Nagsimula silang makinig sa mga sinasabi ni Jun Pala, lalo na ang mga Davaoenyo. Sumikat siya at nagkaroon ng mga taga-suporta. Mas nakilala siya sa kanyang radio program na Tel Pala sa DXGO Action Radio, isang radio program na dedicated sa pagprotekta ng mga tao sa Davao mula sa corrupt na mga politiko. Ayon kay Chito Herbolingo, isang Marcos loyalist si Pala. Bawat istasyon ay may kanya-kanyang gimmick para tumaas ang ratings at magkakumpetensya ang DXMF Bombo Radio ni Chito Herbolingo at ang DXRH Operasyon Tulong ni Jun Pala. Karaniwang sakop ng report ng dalawang ito ang mga nagaganap sa Davao dahil sa mga komunistang grupo. Ayon sa article ni Chito Herbolingo, mas sensational ang iyong report ay mas tataas ang rating. Isang beses pa nga ay gumawa sila ng kwentong may zombie na gumagala-gala sa syudad upang akitin ang mga nakikinig. Paunahan sila ni Pala kung sino ang makakapag-report ng unang balita sa mga ambush, kung sino ang mga nakitil sa kaganapan at kung may mga NPA Sparrow bang nakitil. Ang NPA Sparrow ay special unit ng mga hitman sa NPA na nag-i-specialize sa pagtumba ng kanilang mga target. Nagbibigay din sila ng mga grocery sa kapuspalad kapalit ng pakikinig ng mga ito sa kanilang programa. Ang ratings na ito ay nagdulot ng pakikipagkumpetensya ng mga news anchor ng bawat istasyon sa isa't isa. Pangungutya at pangangantsaw sa pagitan ng mga ito. At dahil sa panay ang pag-atake ni Jun Pala kay Chito at sa management ito ay hinamon ito ni Chito ng barilan on air. Hindi naman pinaunlakan ni Pala ang hamon bagkus ay naging mas marahas ito sa pananalita laban sa kanila. Ang labanan ng salita ay naging dahilan para kumpiskahin ni Colonel Rodolfo Biazon ng 3rd Marine Brigade ang inisyong M1 carbines sa mga ito. 1986, pagkatapos ng EDSA People Power. Itinalaga ni Pangulong Cory Aquino ang dating aktivistang si Zaf Respicio bilang mayor ng Davao at fiscal ng lungsod na si Rodrigo Duterte naman bilang vice mayor. Nagsara ang DXRH Operasyon Tulong dahil sa kaguluhan na pinasimula na ng grupo ng SPFL-KMU o Southern Philippines Federation Labor kilosang Mayo 1. Ang grupong KMU ay hawak di umano ng NPA. Nagpalipat-lipat ng istasyon si Jun Pala hanggang mapunta siya sa istasyong pag-aari ni Danding Cuanco, ang DXOW Radio Filipino. Unang atake. Gabi ng 17 ng Enero 1987, sumalakay ang mga rebelding NPA sa istasyon ng mga radyo, kasama na dito ang DXMF Bombo Radio. Pagdating sa building ng Bombo Radio ay tinanong ng grupo sa isang guard kung asaan si Chito Herbolingo. Bago pa man masabi ng guard ay sumagot na mismo si Chito na nasa second floor booth ang hinahanap nila. Isang impormasyong pinagsisihan agad ni Chito dahil ang kanyang kapatid na si Joey ay kasalukuyang announcer doon. Tumakbo siya sa susunod na building para tumawag sa telepono.
Dahil sa panahong ito ay wala pang mga cellphone at landline lamang ang available. Tumawag siya sa booth at binalaan ang technician doon na may mga hitman na posibleng NPA ang papunta doon. Ngunit habang kausap niya ito ay narinig na lamang niya ang putok ng mga baril. Muli siyang tumawag at sinagot ito ng isang babae at sinabing, "Chito, binaril nila si Joey at tinapunan pa nila ng granada ang booth. Lahat kami tinamaan." Sumagot naman si Joey sa kabilang linya, "Dong, buhay pa ako. May mga tama nga lang." Matapos ang pag-atake ay dinala na ang mga sugatan sa ospital kung saan dumating ang OIC Vice Mayor Duterte na baka sa mukha ang galit sa nangyari. Si Jun Pala naman, bagamat maraming banta sa buhay ay maswerteng hindi inatake sa istasyon nito. Ngunit ang nangyari ay isang malinaw na pamamaraan ng pagpapatahimik sa mga radio commentator na kumakalaban sa kanila. Kinabukasan ay agad nagdeklara ng giyera si Jun laban sa mga CPP-NPA. At dito na nagsimula ang Davao's Anti-Communism Crusade. Sumunod na nagdeklara ng giyera laban sa komunistang grupo si Leo Palo ng DXRA at Al Hinogin ng DXRD. Ang dating magkalaban na si Chito at Jun Pala ay naging malapit na magkaibigan dahil sa kanilang ipinaglalaban kontra komunismo. Pala versus Duterte, Part 1. Talagang matatas ang dila nitong si Pala, pati sariling ina ni Vice Mayor Duterte na si Nanay Soling ay binato ng masasakit at masasamang salita na siyang nag-udyo kay Vice Mayor Duterte upang huntingin si Pala. Sa huling bahagi ng 1987 ay dumating si Vice Mayor Duterte lula ng lumang asul na Land Cruiser nito. Nagpasama siya kay Chito upang hanapin si Pala. Inabutan niya si Chito ng isang bag na may lamang shotgun at saka isinukbit ang kanyang .38 caliber pistol sa bewang. Habang nagmamaneho ay sinabi umano ni Vice Mayor Duterte na wala siyang paki kung makulong siya sa munti dahil hindi man lang nirespeto ni Pala ang kanyang ina. Alas 8 ng gabi nang mahanap nila si Pala sa Apo View Hotel. Napapaligiran ng mga gwardiya nito. Inatasan ni Duterte si Chito na kunin ang shotgun sa kanyang signal habang papunta sa kiniroroonan ni Pala. Namataan ni Pala sa Duterte at agad umalis sa lugar. Saktong dating naman ng mga kaibigang politiko ni Duterte, kaya nalihis ang kanyang atensyon mula kay Pala. Bilang isang kaibigan ay pinayuhan ni Chito si Pala na humingi ng paumanhin kay Duterte upang maayos na ang gulo. Ngunit matigas si Pala at wala sa bokabularyo nito ang salitang sorry. Ikalawang atake. Ika-27 ng Agosto 1987, pasado 10 PM ay supresang umatake ang dalawang grupo ng armadong grupo ng NPA upang tapusin na si Pala sa DXOW Radyo Pilipino. Si Herbolingo sa Bombo Radyo at ang DXRA radio ni Juan. Ang pag-ataking ito ay ikinasuwi ng ilang katao kasama na si Leo Palo na minsan nang nakatambal ni Pala sa programang Palo Pala kung saan pareho nilang binabatikos ang komunistang grupo. Isang oras bago ang atake sa Bombo Radio ay naabisuhan na si Chito ng 4 na dating miyembro ng NPA na aatakihin ang 3 istasyon ng radio. Kaya't nakapaghanda sila at nakapagtalaga ng isang pulis, security guard at 8 staff member. Naion naman ni Chito ang kanyang mikropono kaya narinig sa buong rehiyon ng live ang kaganapan. Matapos ang laban ay agad rumisponde ang LTO Regional Director Antonio Llamas na armado mula ulo hanggang paa kasama ang mga bodyguard nito. Kasunod nito sina Vice Mayor Duterte at Police Major Ernesto Makasait. Binalita nito na inatake din ang DXRA ngunit hindi isinama ang DXOW kung saan nagtatrabaho si Jun Pala. Marahil ay sa madalas nitong pag-aanunsyo na mayroon siyang 3 high-powered machine gun sa tabi tuwing umaere ang kanyang programa. Ngunit sa totoong buhay ay mayroon lamang siyang isang lumang World War II garage rifle. Enero 1988, sinubukan ni Pala ang pagiging isang politiko. Tumakbo sa pagka-mayor si Pala, kalaban ang OIC Vice Mayor Duterte at ang OIC Mayor Zafiro Respicio. Nanalong mayor si Duterte habang lahat naman ng katim ni Pala ay natalo. Pala versus Duterte, Part 2. Ilang buwan ang lumipas ay nagkabanggaan na naman si Mayor Duterte at Jun Pala. Habang nasa Apo View Hotel ay binulungan ng isang babaeng reporter si Mayor Duterte na inaatake siya ni Pala sa isyung pag-demolish nito sa mga abusadong mga sidewalk vendor. Pinuntahan ni Duterte kasama ang mga bodyguard at ilang media personnel si Pala sa istasyon ng radyo na pinagtatrabahuhan nito.
Hinarangmaan ng mga gwardiya ni Pala na armado ng M16 rifle ay hindi nito napigilan si Duterte na pumasok sa building. Ngunit bilang dating fiskal ay alam ni Duterte ang batas. Hindi nito pinasok ang mismong booth ni Pala. Bagkus ay pinagsisisigawan lamang ito at tila hinihimok si Pala na lumabas at lumaban. Habang si Pala, nahawak ang kanyang bagong biling Belgian-made FAL G1 rifle ay nagtatago sa isang sulok. Maya-maya pa ay tumakbo ito palayo at papunta sa transmitter ng building. Matapos ang pagsugod sa kanya ay tinigilan na ni Pala ang pangbabatikos kay Duterte. At kumalas na rin siya sa Alsamasa. Bumuo siya ng sarili niyang anti-communist group na tinawag niyang Contra Force. Kumalat din ang balita ng pag-uusap ng magkapatid na Chito at Joey Herbolingo na binabalak ni Mayor Duterte na patahimikin na si Jun Pala. Matapos ito ay nanahimik na si Jun Pala sa pangbabatikos kay Duterte. Kasama si Chito Herbolingo sa Contra Force na unti-unti nang bumabagsak dahil sa mismanagement. Matapos ang 7 buwan, isang hapon ay pinasundo ni Duterte si Jun Pala at Herbolingo sa mga bodyguard nito. Pinasimula na ni Duterte ang pakikipag-ayos kay Pala. Kinita niya ang dalawa sa Penek Bar ng Apo View Hotel na walang dalang armas, isang tanda ng sinseridad. Samantalang si Pala ay armado ng isang Uzi machine pistol na kanyang iniabot kay Herbolingo nang makikipagnegosasyon na ito kay Duterte. Tanda ng pakikipag-ayos na rin niya. Nagbigay ng 50,000 si Duterte para sa Contra Force Foundation upang kanilang magamit bilang startup capital para sa mga livelihood foundation ng grupo. Ngunit gaya ng ibang cash assistance na natatanggap ng grupo, ito ay hindi na pangasiwaan ng maayos at nawala na ang Contra Force. Naging totoong magkaibigan naman si Duterte at Pala. Taong 1992, halos natapos na ang problema sa mga komunistang rebelde at inanunsyo ng nooy Pangulong Fidel V. Ramos na tapos na ang problema ng bansa sa insurgency. Naging tahimik naman ang buhay ng kaibigan ni Pala na si Chito Herbolingo. Wala na rin siyang bodyguard. Habang si Pala na nag-iingat pa rin ay pinanatili ang 3 bodyguard na inassign ni Duterte sa kanya dahil alam nitong maraming nagtatangka sa kanyang buhay. 1995, sumubok sa politika si Jun Pala at tumakbo sa pagka-congressman sa 2nd District ng Davao City. Ngunit natalo kay kasalukuyang congressman noon na si Nonoy Garcia. Taong 1998, patapos na ang 3rd termino ni Mayor Duterte sa pagka-mayor ng Davao. Kaya naman tumakbo siya sa pagka-congressman ng 1st District ng Davao. Pero hindi niya kinalimutan si Jun Pala. Bukod sa financial assistance ay tinulungan niya itong makapasok sa politika at sa wakas ay naging konsehal ng 2nd District of Davao si Pala. Kahit konsehal na ay patuloy pa rin si Jun Pala sa pagiging commentator niya sa kanyang primetime morning program sa DXUM Radyo Ukay na isumbong mo kay Pala. Mariin ang pangbabatikos ni Pala lalo na sa mga politiko at iba pang personalidad sa kanyang mga komentaryo. Walang preno magsalita at gumagamit pa ng mura. Dito niya kinaharap ang ilang kaso ng libel at nasuspindi ang kanyang radio program ng 6 na buwan. Ngunit maswerte talaga si Jun Pala dahil sa kanyang popularidad at sa tulong ng isang maimpluwensyang tao ay nabawi ang pagban sa kanya. Pala vs. Duterte Part 3. Ang programa ni Pala sa radyo na isumbong mo kay Pala ang bumago sa kanyang buhay. Nagpatuloy siya sa pambabatikos at mas lumakas ang loob ni Pala. Ngunit isang araw, sa kabila ng mga babala ng kaibigan at payo, ang kanyang binanatan ay ang panganay na anak ni Congressman Duterte na si Paolo. Agad niyang binatikos maigi si Paolo sa di umano'y pakikipagtalo nito sa isang security guard nang hindi man lamang inaalam ang panig nito. Nasaktan si Paolo sa mga komento sa kanya, lalo na at nasa early 20s pa lang siya noon, at hindi naman napakinggan ang kanyang panig. Ngunit dahil malapit ito sa kanyang ama ay makailang beses niyang sinubukang kausapin si Pala. Pumunta ito sa counselor's office, ngunit iniwasan lamang siya ni Pala. Sa kabilang wanda ay naghihintay lamang si Congressman Duterte. Umaasang ang kanyang kaibigan ay pupunta sa kanya at aayusin ang gulo at makikipagbati sa kanyang anak. Ngunit kahit anino ni Jun Pala ay walang nakita si Congressman Duterte. Hindi may aalis na mapaisip itong may motibo si Jun Pala kaya niya ito ginagawa. Pagkalipas ng ilang araw, sa simula ay hindi naman umano inaatake ni Pala si Duterte sa kanyang komentaryo. Ngunit may mga bumubulong sa congressman na sinasabi di umano ni Pala na mapang-abuso ang mga Duterte lalo na sa kapangyarihan. Pero gaya ng una ay matigas itong si Pala. Walang balak humingi ng paumanhin at walang balak mag-first move sa pakikipagbati.
Bagkus ay nagmataas pa ito at sinabi sa kanyang programa na si Duterte ang mastermind ng extrajudicial sa Davao. Ikinasama ito ng loob ni Duterte at naisip niyang wala talagang utang na loob itong si Pala para pagtaksilan siya ng ganoon. Isang hapon sa bahay ni Pala ay pinuntahan siya ng kaibigang si Chito upang kumbinsing umalis na lang ng Davao. Nagkipit-balikat lamang ito at sinabing lalaban siya nang biglang tumunog ang telepono ni Chito. Tumatawag si Duterte at nagalit itong nasa bahay pala ni Pala, si Chito. Hindi naman nakapagpaliwanag pa si Chito dahil naputo lang linya. Ikalawang tawag ay nasagot naman ng isang bodyguard na si Jerry at tinanong din kung bakit naroon bago kausapin muli si Chito. At sinabing total nandoon na siya ay hayaan nilang pumunta si Pala sa kanyang bahay dahil hihintayin lang naman niya itong humingi ng tawad habang nakaluhod sa kanya at sa media. At papakainin niya ito ng pera bago tuluyang patawarin. Sa pangatlong tawag ay si Jun Pala naman ang sumagot. Walang nakarinig sa pinag-usapan nila ngunit tila bakas ang pagkapahiya sa mukha nito at medyo maluhaluhang inuulit na intriga lang na congressman. Anim na katao sila sa bahay, si Jun Pala, apat na bodyguard nito at si Chito. Lahat ay armado ng pistol at may isang Thompson submachine gun pa sila, maliban kay Chito na walang dala kahit isang armas. Nang tanungin ni Pala ang kanyang mga bodyguard kung kaya itong ipagtanggol kung sakaling dumating si Duterte ay halos sabay-sabay silang nagsitanggi. May mga utang na loob sila kay Duterte na siyang nagbalik sa kanila sa kawan ng batas at nagbigay ng trabaho sa kanila. Tanging na ipayo lamang nila na humingi ng sorry si Pala at umalis na lang ng lungsod. Dumating ng walang bodyguard si Duterte maliban sa kasamang negosyanteng kaibigan na ipinagmaneho siya. Bumaba ng kotse si Duterte habang sumisigaw, pilit na pinalalabas si Pala ng bahay, may mura pang kasama. Ngunit wala na si Pala doon dahil pinatakas na ito ni Chito at ng mga bodyguard. Dumating naman ng isang grupo ng mga polis na ipinadala ni Mayor Ben de Guzman na pinamumunuan ni Captain Tajiral Ainin para ayusin ang gulo at iligtas si Pala mula sa galit ni Duterte. Nang kumalma na at umalis si Duterte ay nadala na ni Chito at Captain Ainin si Pala sa ligtas na lugar. Matapos ang isang taon ay nakatanggap ng tawag si Chito mula kay Pala na sinasabing kailangan ito ng mga bodyguard. Dahil ang kanyang mga bodyguard na dating itinalaga sa kanya ng gobyerno ng lungsod ay ibinawi ni Mayor de Guzman dahil umanaw sa pamemressure ni Duterte. Nakarating ito kay Brigadier General Jaime Canatoy na Chief of Civil Relations Service sa Camp Aguinaldo na kinonsulta ang kaibigan ni Pala na si Chito kung kailangan bang isyuhan ng bodyguard si Pala. Gayong hindi na ito nagkukomento sa mga komunistang grupo, bagkus ay nakapokus ito sa pang-aatake kay Duterte. Nabigyan siya ng ilang sundalo na kalaunan ay dinisarma di umano ni Duterte. Taong 2001, tumakbo sa pagka-vice mayor si Jun Pala at kapartner niya sa pagtakbo bilang mayor naman si Ben de Guzman. Ngunit parehong natalo ang tandem nila. Bumalik sa buhay si Bilian si Pala pero sumubok pa rin maging radio commentator. Ika-4 ng Hunyo 2001, nabalitang inambush si Jun Pala habang pasakay ito ng taxi pa uwi. Nadaplisan siya sa leeg pero hindi naman malubhang nasugatan. Hindi pa rin natinag si Pala at tuloy-tuloy pa rin ang pagiging commentator sa kanyang programa sa radyo. Pero kumuha na ito ng mga bodyguard para sa kanyang proteksyon. Patuloy na nakakakuha ng banta sa kanyang buhay si Pala, lalo na sa istasyon ng radyo. Sa pagbabalik ni Chito sa Davao ay naging unang panauhin niya si Pala na ipinagmamalaki ang kanyang mga peklat mula sa tama ng bala. 2 beses ma-ambush si Pala noong 29 ng Abril 2003. Nakaligtas ito at ayon sa asawa ni Pala ay napilitan itong mag-record ng programa sa radyo mula sa telepono sa bahay. Ngunit mas ginusto pa rin itong mag-record sa studio kahit mas ligtas sa bahay. Ika-6 ng Setyembre 2003, ang 49 na taong gulang na si Pala ay naglalakad pa uwi kasama ang kanyang kapatid na lalaki nang lapitan sila ng isang riding in tandem at pagbabarilin. Nasugatan ang kapatid ni Pala, ngunit si Jun ay minalas at natuluyan na mula sa 9 na tama ng bala. Karamihan ay sa ulo at dibdib. Hindi na siya umabot ng buhay sa San Pedro Hospital. Taong 2016, matapos manalo ng dating Mayor Duterte sa pagkapangulo ay inungkat at idinikit ng mga kalaban niya at kritiko sa kanyang pangalan ang nangyari kay Pala upang siya ay pabagsakin. Sinabi pa ni Pangulong Duterte na ang tagal niyang naging mayor ng Davao, mas nakilala siya dahil pinasikat ni Pala ang kanyang pangalan. Pero kahit mga tao ng Davao, alam na hindi niya ipag-uutos ang pagpapatumba kay Pala.
siya na mismo ang gagawa noon. At alam din ng mga taga Davao kung ilang beses hinamon ni Pangulong Duterte si Pala ng barilan. Sa isang interview naman ng GMA News, sinabi ng dating katrabaho at kaibigan ni Jun Pala sa radyo na si Baby Castillo at anak ng itinumbang miyembro ng Philippine Constabulary na si Jun Bersabal ay hindi sila naniniwalang ipagagawa ito ng Pangulo. Ayon naman sa dating katrabaho ni Jun Pala na si Baby Castillo, piskal pa lamang si Duterte ay nagkakilala at naging magkaibigan na sila, pero number one critic din siya ni Duterte. Ngunit iba daw si Pala. Sinasabihan niya itong hinay-hinay lang at hindi nila alam kung sino ang magkaka-interes sa kanya. At sinasabi nitong kung Ngunit tuloy-tuloy lang ito sa tirada kahit kanino. Minsan pang biniro ni Pala si Castillo na magnobyo sila ni Duterte kaya niya ito pinaghihinay-hinay. Ayon pa kay Castillo, dating magkaibigan si Duterte at Pala. Ngunit hindi niya alam kung ano ang dahilan ng pagkakalamat nito. Hanggang dito na lang. Kayo, anong masasabi niyo sa kasaysayan ni Jun Pala? Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at pindutin na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.